kung anong taas ng chamber, tapos ipinapantay itong kanyang burner, ang nangyayari, ang dulo ng burner, hindi na nasasakop ng apoy. Useless lang din yan, hindi nagagamit yung dulo. Kaya nag-imbinto uli ako, nagsubok-subok ako maggawa ng maikse at napakaganda naman ang resulta. Mas maganda ang burner na mas mababa kaysa doon sa chamber. Ang sinasabi nila, mas wala raw uling yung blue flame. Pag dilaw daw, mauling. Hindi totoo yan. At sa sinasabi nila, mas mainit daw yung kulay blue. Hindi ako naniniwala. Yung pagbutas ko dito, itong sa ibaba na butas, pwedeng payuko, pwedeng padiritso lang. Pero yung sa taas, kailangan pa islanting, pataas, patingala. Para sa mga nag-message sa akin tungkol dito sa takip, marami kasi ang nag-order nito na takip lang. Maraming gustong bumili. Hello, magandang araw sa ating lahat. Mayroon uli akong ibabahagi sa inyo para sa mga gustong gumawa ng burner ng kalan, di mantika o di langis. Magbabahagi lang ako ng paggawa ng burner para sa mga baguhan. Sa chamber na 3 ang haba, ang taas, 3 ang diameter. Bali, ang gamit ko dito na burner, gumagamit lang ako ng 3/4. Ngayon, ang sa experience ko, kapag ang chamber, kung anong taas ng chamber, tapos ipinapantay itong kanyang burner, pinapantay sa chamber, ang nangyayari, ang dulo ng burner, hindi na nasasakop ng apoy. Kaya useless lang din yan, hindi nagagamit yung dulo, yung mga butas, kasi hindi siya nahahagip ng apoy. Kaya nag-imbinto uli ako, nagsubok-subok ako maggawa ng maikse at napakaganda naman ang resulta. Kaya ibinabahagi ko sa inyo sa mga bago lang gumagawa at gustong gumawa na mas maganda ang burner na mas mababa kaysa doon sa chamber. Kasi ang apoy sa loob ng chamber, nasasakop niya yung dulo. Kaya ang ginagawa ko, sa 3 inches ang taas ng chamber, bumibili ako ng ganito na nipple. Bumibili ako ng 4 ang haba. Ngayon, hinahati ko yan. Yan, hinahati ko siya. Kaya nagiging 2. Nagiging 2. Ayan, mayroon ako dito ginawa na ito. Bale, ganun siya. Mas mababa siya. Lampas kalahati lang ang taas ng burner. Mas maganda ang tulak niya sa apoy pataas. Kasi ang dulo niya, nasasakop siya ng apoy sa loob ng chamber. Ngayon, sinasabi ng iba na pagpularaw ay pagdilaw ang apoy, mauling. Yan ang sinasabi sa mga hindi pa naka-experience. Pero sa akin, kahit dilaw ang apoy niyan, basta maganda ang hangin, walang uling yan. Kasi subok ko na yan. Ang sinasabi nila, mas wala raw uling yung blue flame.
pagdilaw daw, mauling. Hindi totoo yan. Kasi gumagawa din ako ng blue flame, walang uling. Yung dilaw naman, gumagawa ako, wala ring uling. Kahit maghapon ko gamitin, walang uling ang kaldero. At sa sinasabi nila, mas mainit daw yung kulay blue. Hindi ako naniniwala. Ayoko lang makipagdiskusyon sa mga nambuburaot na iba dyan na mas mainit daw yung asol. Hindi totoo. Kasi sinubukan ko na magpabaga ng bakal sa blue flame at saka sa dilaw na apoy, sa yilo. Mas pumula yung bakal doon sa dilaw na apoy. Mas madaling pumula. Sa blue, hindi pumula. Kahit matagal na siya, hindi pumula yung bakal. Ibig sabihin, mas mainit yung dilaw. Pero nasa kanya-kanya paniniwala lang yan. Kasi maganda nga naman tingnan pag blue flame. Pero pinapaliwanag ko lang base sa aking experience na sa sinasabi ng iba na mauling daw pag dilaw, hindi totoo. Kasi subok ko na yan. Blue flame, dilaw na apoy, blue na apoy, subok ko na yan. Ayan, pinapaliwanag ko lang sa inyo, sa mga nagsasabi ng ganyan. Kasi ako, na-experience ko na. Huwag niyong kalilimutan na palagi niyo akong i-subscribe, like at i-share na rin yung aking mga vlog para sa suporta na rin ninyo sa akin para lagi rin kayong updated sa aking mga vlog. At shoutout dyan sa lahat ng aking mga taga-subaybay. Hindi ko na kayo may isa-isa. Alam kong lagi kayo nandyan, mga taga Mindanao na mga nakasubaybay, taga Northern Luzon, mga taga Samar, lalo na yung mga kamag-anakan ko dyan. Salamat sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. Maligayang pagsubaybay. Ngayon, gusto ko lang ituro yung paraan ng pagtatakip nito. Pagtakip sa dulo na medyo mas madaling gawin at mas mabilis gawin. Bali, ang ginagawa ko, nagtatabas ako ng makapal na plain sheet. Ngayon, kinukuha ko yung diameter ng gagawin kong burner. Yan ang lapad ng tinatabas ko. Diretsuhan yan, minsanan lang ang pagtabas ko. Tapos, sinusukat ko yung diameter ng burner at inaano ko na dyan, ginuguhitan na. Tapos, pinuputol ko na siya dyan, tapos ini-spot ko na. Ini-spot ko sa mga gilid. Apat lang. Yan, apat na spot. Bali, itong mga kantuhan na nakasubra, mas madali na siyang tabasin. Ayan, madali na siyang tabasin dyan. Kaysa magbilog ka ng isang malapad na plain sheet, tapos bibilogin mong ganun, tatabasin mong ganun pabilog, napakahirap nun. Kaya, ang diskarte, kinukwadrado ko na lang muna. Ayan, tapos pinuputol-putol ko na lang. Ngayon, ini-spot ko ng apat kada gilid dito. Ang hindi ko ni-spotan, itong kanto na may nakausli para dyan ko na tinatabas. Napakabilis ng bilugin. Ayan.
mga kantuhan na lang ang tatabasin. Madali. Pagka natanggal ang mga kantuhan, madali na siyang weldingin dito sa kanto. Hasa na natin. Susunod pagbutas. Bale, bubutas tayo ng burner. Ayan, ganyan lang kahaba. Dus lang. Dus ang haba ng burner natin. Kaya ang ginagawa ko, yung unang butas na sa baba, hinahati ko lang ang burner. Nasa kalagitnaan nito, yung unang hilera ng butas niya. Ayan. Tapos, yung pangalawang hilera ng butas, dito na sa may bandang dulo. Ayan. Tapos, yung pangatlong hilera ng butas, dito na sa tuktok. Ayan. Kaya pag may apoy na sa loob ng chamber. Ito. Pag may apoy na ito sa loob, nasasakop na niya yung dulo ng burner. Nasasakop na ng apoy kasi mababa siya. Kaya ang mga butas dito sa ibabaw, nagkakaroon na rin ng apoy at mas madali na niyang ibuga yung lahat ng init pataas. Hindi katulad ng nakapantay yung kuan, burner dito sa chamber, na itong dulo, hindi na nahahagip ng apoy. Ang apoy nandito lang sa mga tagiliran. Dito lang ang apoy. Kaya ang nangyayari, itong mga butas dito sa ibabaw, wala nang apoy na ibubuga. Ayan, kasi ang apoy nasa gilid. Ang nagbubuga ng apoy pataas, yung dito na lang sa gilid. Hindi katulad ng nasasakop yung dulo na ang hangin dito sa mga butas na lumalabas, na ibubuga niya yung buo na apoy pataas. Kaya yon ang kagandahan ng mababa lang ang burner. Walo-walo ang ginagawa kong butas. Tsaka ang ginagamit kong barina, maliit. Maliit ang barina. Depende sa gusto ng klase ng apoy. Kung kulay dilaw ang apoy, mas malaking barina ang bala ng barina ang gamit. Kapag gusto yung blue, mga ano lang yan, 1.5 yung laki ng barina. Pero kung gustong dilaw ang apoy na mas mainit siya, 1.8 ang laki ng bala ng barina na ginagamit ko. Ito, maliit lang siya. Maliit ang gamit ko na barina. Kuha lang ito, 1.5 ang laki. Kaya napakahirap lang magbarina dito kasi madali siyang mabali. Konting pagkakamali lang, nababali dahil napakaliit siya. Nalagyan na natin ng mga guhit, yung bubutasan. Ngayon, pag nagbutas, kailangan may guide. May pang-guide. Ito yung aking pang-guide. Asero ito.
Dito, hindi ito basta-basta napurol. Kailangan kasi may guide. Kasi pag binarino mo, binarina ka agad dyan. Nadulas. Yan. Dudulas. Mahirap mag patalab pag walang guide. Yan, walo-walo yan yung pagbutas ko. Pati sa ibabaw, walong nilalagay ko para medyo malakas-lakas ang buga ng hangin, tulak ng apoy pataas. Ayan, yung pagbutas ko dito, itong sa ilalim, itong sa ibaba na butas, pwedeng payuko, pwedeng padiritso lang. Ayan. Pero yung sa taas, kailangan pa islanting, pataas, patingala. Ganyan. Ayan, patingala. Ang purpose nito, para yung buga ng hangin, pataas. Pataas na siya, pataas yung init. Ito naman sa ibabaw, pa-diretso na lang. Pa-sentro, pa-diretso ang butas. Ngayon, yung dito sa ilalim, depende yan sa gusto ng gagawa. Pwedeng payuko ang butas, pag-ganyan. Yan, pwedeng payuko. Pwede rin pa-pantay lang, pa-diretso. Pero sa akin, ang ginagawa ko, padiritso lang. Padiritso lang ang pagbutas ko. Yan, ganyan lang ang technique ko. Depende yan. Kanya-kanya diskarte kasi yan eh. Kaya nasa sa inyo lang yan kung ano ang gusto nyong direksyo ng butas. At yung pagkabit pala nito, yung pagkabit ng daluyan ng hangin, at saka paggawa ng chamber, na-vlog ko na rin ito. Yung paglagay dito ng sahig niya, pagkabit nito. Nandun na yon sa isang vlog ko sa mga nauna kong video. Pakicheck nyo lang kung gusto nyong makita. Makikita nyo doon na kung paano ko ikabit ito. Step by step yon. Sundan nyo lang yung aking mga vlog. Ngayon, ang ginawa ko lang ngayon para may ipakita kong paggawa ko ng burner na 2 inches lang ang haba. Ayan. Dito naman tayo sa takip ng chamber. Ayan. Itong takip na to, bagong imbinto ko ito. Kasi lahat ng mga nakita ko na gumagawa ng used oil stove, kahit yung mga Indiano sa ibang bansa, gumagawa din yung mga yun eh. Lahat ng mga gawa nila hanggang dito sa Pilipinas, lahat yan open lang. Lahat ng chamber na ganito, open. Kaya pag napatakan siya ng tubig, kahit isang patak lang, nagliliyab ang lakas ng apoy. Kaya hindi ako tumigil sa pag-iisip sa paggawa ko ng used oil stove. Hindi ako tumigil sa pag-iisip na kung anong solusyon na ma-dipinsahan yung apaw ng tubig. Kaya nag-imbento ako nitong takip. Ngayon, mula nung na-vlog ko na ito ng paggawa ko, na-post ko, siguro marami nang subaybay, maraming nakakita dito na mga gumagawa ng kalan. Kaya ngayon, may dalawa na akong nagbablog na nakita na gumagawa sila ng kalan dilangis. Mayroon ng takip. Mayroon na silang ginawang takip. Kaya lang, hindi ganito ka
pulido yung gawa nila. Pero nagkaroon sila ng idea na malagyan ng takip yung kanilang chamber. Para sa akin, okay lang din naman kasi gusto ko rin makatulong na mapaganda rin yung kanilang gawa. Hindi ko naman ito pinagdadamo. Ngayon, may mga nag-comment sa mga sa vlog ko na ipakita ko daw kung paano gawin ang takip. Para sa kaalaman ninyo, itong takip na ito, ginawa ko na ito, na-vlog ko na. Check nyo sa aking channel sa Madiskarteng Eder. Nandoon na yan, naka-vlog na yung paggawa ko nito kung paano ko gawin. Sa mga ngayon pa lang nakapanood nito, para makita nyo yung kung paano gumana ito, i-check nyo rin doon sa mga vlog ko. May mga demo ako doon. Tinisting ko ito. Pinakita ko kung paano gumana itong takip. Kasi dati, may mga nagko-comment, paano daw makakaluto dahil may takip yung chamber. Kaya nag-demo ako, pinakita ko sa vlog ko na ang init hindi na pipigilan. Nagpakulo ako ng tubig nang walang takip. Ngayon, nung kumulo ng tubig, tinakpan ko para makita kung may pagbabago. Kaya wala namang pagbabago ang kulo ng tubig. Ibig sabihin, hindi napipigilan ang init. Kasi itong ginawa kong takip, may labasan ito. Itong gilid na ito, labasan ng apoy yan. Ayan. May ginawa akong lagusan din ng apoy dito sa ilalim. At dito lalabas sa gilid na to. Ngayon, kahit mabuhusan siya ng tubig, hindi siya papasok sa loob ng chamber. Dito lang siya. Ngayon, pag napasok dito ng pumasok dito yung tubig sa gilid na to sa loob, dito naman sa lalabas. Dito naman sa dadaan palabas yung tubig. Kaya napakaganda ng mayroong ganito. Asahan na lang natin sa mga susunod na mga araw na marami na ang gagawa nito sa mga iba-ibang nagbablog at gumagawa ng kalandilangis. Nagkaroon na sila ng idea para magkaroon ng takip. Siya nga pala, para sa mga nag-message sa akin tungkol dito sa takip, marami kasi ang nag-order nito na takip lang. Maraming gustong bumili. Ngayon, sa ngayon kasi, hindi pa ako nakafocus dito sa paggawa lang ng takip. Kasi nakafocus pa ako ngayon sa isang set ng kalan na may takip. Maraming nag-o-order na bumili ng D3, D4, at saka D5. Kasi daw, mayroon na silang kalan. Ang masasabi ko, kung meron na kayong kalan, tapos bumili kayo nitong takip, kahit magkasukat sila ng chamber, D3, hindi rin ninyo ito magagamit. Kasi, makapal ito. Pag isinalpak nyo ito doon sa chamber nyo, magkaiba ang pagkakagawa nun ng pagkakabit ng chamber, magkaiba. Maaaring hindi ito may salpak dahil may tatamaan, o kaya naman may salpak man siya, hindi rin magagamit kasi tutukod ito sa kaldero kasi ibang sukat. Ngayon, kung bibili kayo nito, dapat hindi pa kayo nakagawa ng kalan. Kasi ito ang susukatan. Ganun lang yun. Ganun ang paliwanag ko. Para maunawaan ninyo kayong mga gustong bumili ng takip lang na ganun ang mangyayari. Hindi rin ninyo maisasalpak pag magkaibang sukat ng sasalpakan. Kasi tataas yan. Yung patungan ng kaldero pag wala pang takip, siyempre malapit lang yun. Pag nilagyan ng takip, tutukod na ito sa puwit ng kaldero. Kaya
hindi rin magagamit. Okay, sana naunawaan nyo mga kadiskarte na hindi pa ako nagbibinta ng takip lang. Sana maunawaan nyo yung aking paliwanag. At siguro mga sa susunod na mga araw, magbibinta na rin ako nito ng takip lang. Natapos ko lang yung mga alan ko na isang set na mga order. Okay, hanggang dito lang muna tayo. Subaybayan nyo lang palagi yung aking mga vlog at palaging mag-subscribe, mag-like, at share na rin bilang suporta. Okay, ingat po tayong lahat mga kadiskarte. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay.